everyone, welcome to my channel. So, ako nga pala po si Lito A. Oria from Barangay Bani, Labisares, Northern Samar. So, welcome to Obra ni Oria. So, isa po sa mga pinagkakaabalahan ko ngayong pandemic is yung pagpipainting. So, kung makikita naman natin dito sa likod ko, ito po yung latest ko po ng mga gawa na wall painting. So, ito po yung ginagawa ko nung mag-start yung lockdown, mas napalapit ako sa, or nabigyan ko ng pansin ang pagpipainting. So, then, aside sa wall, meron na mga canvas painting, sa bag, sa kahit saan na parang halos na yung bahay, kahit nga yung kulungan ng baboy namin, pinaintingan ko para silang nasa sa forest na sila yung kulungan ng baboy. So, yun lang, para mailabas ko lang yung creativity or yung gusto kong gawin. So, yun lang, practice lang. Diba? Sabi nga ni yung sa movie ni I.I. De La Salas na practice makes perfect. So, why practice? Joke. Dindo. So, yun. So, then isang araw, nakakita po ng isang post sa FB about yung DTI kasi, yung DTI, nagkaroon sila ng training or workshop of making bags. Isa po dito sa barangay sa Labisares, sa barangay Balikwatro. So, naisip ko, wow, napakagandang materials yung bag. So, instead of sa wall, instead of sa canvas, why not sa bag, di ba? So, naisip ko, napakaganda and materials. So, yun. Nung nakita ko yung post sa FB, since after sa workshop nila is, of course, binibenta nila yung mga gawa nila, yung mga knitting bags nila. So, ito yun, na yun. Meron po ako dito mga knitting bags, ito. From Balikwatro, Labisares, Northern Samar. Mga weavers natin dyan sa Balikwatro. So, ito yun. So, yung mga elders natin, yung mga medyo matanda na rin sa, doon sa Balikwatro, or mga elders natin, sila po yung mga gumagawa nito. Ito, mga knitting bags natin. Iba-iba, iba-iba pong mga sizes natin nila. Meron extra small, medium, large, at saka meron din po ng bayong types. So, ito po yun. Ito po yung pinagkakaabalahan ko ngayon, ang pagpipainting sa bags. So, in that way, nakatulong na ako sa kanila. So, di ba, itong bags, binili ko din sa kanila. So, yun. Yung gawa nila, kumikita kabuhayan na rin nila. Since ngayong pandemic, di ba, mahirap yung trabaho, yung iba walang mga trabaho. So, minsan nagkakaroon pa ng lockdown. So, mahirap talaga makahanap ng pera or siyempre na para pang tustos sa pang-araw-araw na gastusin. So, yun. So, naisip ko na para makatulong din ako, so, yun. Ginawa ko is, gimpaintingan ko po yung knitting bags na ito. Okay. So, ngayon, gagawin natin is kung paano ko ginawa yung pagpipainting. So, dito po sa front side po ng basket ng knitting bags, lalagyan po muna natin ng white paint or ng latex or flat latex. So, ito. Okay, before that, mapakita mo yung mga materials natin. Ito yun, brushes natin, different brush. Ito. Yan. Then, of course, yung mga acrylic paints natin. Yan. Acrylic paints. Marami pa ito. Kung makikita natin dito, tignan o. Ito o. Ayan. Acrylic paints natin. Sorry. Yan. Napakarami yan. So first, ito yon. Lalagyan muna natin ng
white paint yung native bugs natin. So, sa bahay, pwede nyo rin ito gamit, do it yourself, di ba? So, para mailabas nyo din ang pagiging creative ninyo. So, kahit anong designs, kahit anong kahit anong designs ang gusto nyong gawin, pwede. Wala naman magsabi na wag yan. Basta lahat ng gusto nyo na ipipaint or gagawin design, pwede. Walang po-kontra niyan. Because it's an art, di ba? Okay, lahat yan lalagyan natin ng white paint. So, kailangan pala natin lagyan ng white kasi hindi dito didikit sa, halimbawa, direct natin agad yung halimbawa, ito yung acrylic, color acrylic paints natin. Halimbawa, ilagay lang agad natin without white paint. So, pangit yung kalalabasan. Parang dark siya. So, para mas lumabas yung kulay, so, lalagyan muna natin ng white paint. So, yan. Ito. So, pwede nyo naman buong bags, lagyan ng white. Kung gusto nyo buong bags mayroong designs, so pwede. So, ito ha, yung mga ginagawa ko, so, sa front lang na kinilalagyan. Yan. Yan ha, sige. Lagyan lang natin ng white paint. Okay, so lagyan natin. So meron ako dito mga natapos na nalagyan ng white paint ito. To, so ganito na mangyayari niyan. So, nalagyan na ng white paint. So after that, sketching na tayo. So sketch natin kung ano yung gusto mong design. Either gagawa ka ng dahon, gagawa ng flower, gagawa ka ng babae, lalaki, o bata, o mother and child, or mga tanaw, magagandang tanawin, or beach. So, nasa sa'yo yung kung ano ang gusto mong gawin na design. So, ito na. So, after that, sketching tayo. Yan. So, pagkatapos natin mag-sketch, so, ganito na. Na, meron na din akong natapos na na-sketch na natin. Yan. So, example yan. Sana yung brush natin na maliit. Okay. So, ito, yung black color natin. Ito yung isang, ginawa ko isang babae na naka-sombrero na malaking sombrero. Okay. So, next natin is lalagyan natin ng ginawa ko para mas more attractive ang painting natin is para lagyan mo ng different colors. From dark to light. So, ito, ginawa ko ito. So, dali ako natin yung orange color natin. Okay. One. So, konting medyo matrabaho lang, medyo mahirap kasi maliit. So, tsaga-tsaga lang tayo sa pag-painting natin. So, parang stress reliever na rin natin ito. Or nakin, bawa pag na-stress tayo, gawa ka lang na ang ginagawa ko ay nag-painting lang. And then, pagkatapos,
Okay na. Yan. Isang napakagandang babae. Then, after sa orange natin, una is red, then orange. Lagyan natin ng yellow. So, this one. Para mas attractive ang work natin. So, sa bahay, kung halimbawa meron kayong mga native bugs ninyo dyan, so pwede ninyong gawin. Para may masanay or ma-practice at saka mailabas niyo ang creativity niyo. Pwede siya turuan yung mga bata. So dati before pandemic nagkakandak din po ako ng kids works art workshop. So then isa po si yung nagkaroon po kami ng exhibit doon sa church namin, then yung pinagbili ay yung mga artwork ng mga bata is binibenta namin at saka yung cash na nalikom namin is dinonate din namin sa church. Yon. So ngayon, hindi tayo makaka face to face kaya hindi nakakandak naman ako ng workshop. So natitrain din yung mga bata na ilalabas natin yung kanilang talents, yung skills sa workshop. So, then, isa din sa maganda sa pagkakaroon ng workshop is nailalayo natin yung mga kids natin sa mga gadgets, di ba? Kasi ngayon, mga kids, puro na lang gadgets ang hawak na lilimutan nila maglaro, laro, although, laro din, laro ng mga gadgets, lalong-lalo na yung email. So, kaya sa mga mommies natin dyan, so para mailayo natin yung mga kids natin sa mga gadgets, so pwede nyo, during Saturday, Sunday, after sa pagsagot ng mga modules nila, so pwede mo din silang turuan ng pagpipainting. So, lahat naman ng mga ng baka sabihin niyo ah hindi ako marunong magpaint. No, lahat tayo lahat ng tao marunong magpainting. Lahat 'yan, 'di ba? So lahat ng magagawa natin is art. So hindi mo mahiyan masasabi na pangit ang gawa mo. Lagi niyong isipin na yung gawa natin ay maganda. Sabihin natin, because it's an art. Art yan. Sabihin mo, ah, hindi maganda ang gawa ko. No, it's an art. Diba? Meron tayo makikita yung mga sikat na mga pintor natin. So, hindi natin maintindihan kung ano ang ginagawa na. Because yan yung sinasabing abstract painting. So, maybe itapon na lang yung paint sa wall o kaysa canvas. Tapos na. Because that's an abstract painting. So, kita na yan. Ito na yung mga nagawa natin. Lalagyan na natin ng background yung babae natin. Okay. So, meron ako dito na tapos na ginawa. Dito na yon. Okay. So, napakagandang babae. Yan. Mataray na babae. Yan. Blue ang kanya. So, para mas maging after matuyo, yan. Nilagyan ko din ng pampakintab, yung emulsion, pampakintab para mas makintab yung gawa. No. Para natin. Then of course, itong ribbons para mas social at saka
para maganda tingnan, nilagyan ko ng ribbons. Dito sa isa lang na handle, yan. Diba? Meron ka ng bags pang OOTD mo. Diba? Social na, pero di mahal. Diba? Then, isa din sa mga na, halimbawa, bumili ka ng ganitong bags, isa din sa double purpose din. Meron ka ng bags, nakatulong ka pa. Diba? Double purpose. Natulungan na, nakatulong pa tayo sa ating kapwa. Diba? Okay. So, yan. Iba't iba yung mga sizes nila. Ito yung extra small natin. Yan. Maganda ito, guys, lagayan ng mga pasalubong like yema, tarts, masapan. Ito, pwede yan lagayan dito. So, instead of buying paper bags, cloth bags, nalagayan ng mga pampasalubong, dito na lang. Unique. Mas unique siya tignan. Diba? Okay, after halimbawa na naubos na yung laman, meron ka ng bags. Kasya dito yung cellphones, charger, alcohol, diba? Social na. So, yan. So, meron ako ito. Ito na yung mga isa sa mga nagawa ko. Small size lang ito natin. Lalong-lalo na sa mga plantita natin. Plantita. Ito po yung sensation. Ang inspiration po natin dito yung sensation plants. Yan, di ba? Okay. So marami din ako, kung makikita natin sa likod ko, yan. Marami ako din ako na gawa. Sige, tingnan natin. Ito. Oh. Ito po order na po ito sa akin sa isa pong nurse sa US, pero doon po siya yung family niya is doon po sa San Roque Northern Summer po. So hindi ko pa po yan na i-deliver, so marami po yung order niya ito. Marami pong order niya na basket o na bags, yan. Ba? Pupunta ka ng beach ito. So hindi ko pa i-deliver ko pa yan doon sa San Roque. So ito din, meron pa ako mga bago kong gawa. Ito po from San Roque din pa, Bantayan. Bantayan, San Roque, Northern Summer. Gawa po ito ng sa Barangay Bantayan. To. Of course, nilagyan ko din po ng painting para mas social at saka mas attractive, di ba? Maganda ang quality niya. Tingnan niyo. Yan. Yung handle niya po, made of nito. Yan. So, maganda. Maganda ang quality. So, dito din, nailalabas din yung mga weavers natin, yung creativity din nila. Yan. Sabi yung pa yun, no? Naroon pa yung mga baskets, mga bags. Yan. Yun, nakabalot na yan. So actually, yung mga bags po natin is na-display na din po yan sa doon sa Tacloban during the Bahandi. Yung DTA po kasi nagkaroon sila ng trade fair doon sa Tacloban, yung sa Robinson. Yun, nakapunta na po yan sila sa Robinson. Okay, na-display na din po doon. So yun, ang kagandahan po sa aking mga ginagawa is na ilalabas o pa na ilalabas o na-share ko na ang creativeness ko or at saka nakakatulong din. So yan, lahat po ng mga bags na yan binibili ko sa kanila, and of course binibenta ko rin naman para may pambili din po naman ako ng mga paints po. Yung mga acrylic paints po. So yun, yun pa yung laging isip ko na makatulong ka din sa kapwa. Lalong-lalo daw kasi doon sa hirap ng pamumuhay ngayon, na pandemic, mahirap makaroon ng trabaho. Side, by the way po,
yung mga materials po natin dito sa pag na yung mga ginagawang bags nila is karagumoy, buri, pandan. So yan. Yan po ang mga materials na ginagawa. So yung po mga pandan, karagumoy, doon din nakukuha nila sa kabundukan or doon malapit din sa kanilang barangay. So at least na kahit mga damo-damo lang yan, at least nagagamit din, diba? Yun. So, ito, marami na yung mga bags na yan. Marami na din nag-order. So, nakakatulong na rin tayo. Diba? Sa mga nanay natin doon sa Barangay Bali 4, mga weavers natin sa Barangay Bali 4. So, next na gagawin natin is pupuntahan natin yung barangay na kung saan yung gumagawa nito. Okay? So yun. Okay guys, thank you for watching. Then, abang-abang din po sa susunod natin na mga videos sa obra ni Oria. Okay, bye-bye! Thank you for watching!